Ang unang pattern po natin para sa lesson 16 ay ang verb must. Okay? Verb must. Okay? Ang ibig sabihin po ng pattern niya yan ay nagdudugtong po kayo ng mga action po ninyo. Okay? Ibig sabihin po ng verb te, yan po is end lang. Pero para po siya sa verb. Okay? Ang kailangan yung tandaan kapag gagamit kayo ng verb must, kailangan yung action ninyo sa pinakauna, dapat po yan isunod-sunod. Okay? Dapat po ay sunod-sunod. Okay? Hindi po pwedeng rumble-rumble po yan. Okay? Verb must, yan po ay end lang po ang ibig sabihin po niyan. Ibig sabihin, kung dati ganito po kayo, puro kayo mas. Kunwari, si Chijini o Kimas, Shawa o Abimas, Asagohan o Tabimas. Diba, puro kayo ganun, puro mas kayo. Okay? Ngayon, dito po sa verb mas, hindi na po kayo puro mas. Okay po? Kasi napakadami na pong mas kapag puro mas kayo. Magiging te form na po siya. Okay? Halimbawa, gigising si Chijini, di ba may okimas ka. Okimas, yan po is magiging, syempre te form po, okite. So, si Chijini, okite. Then, maliligo, shawa o abimas, is group 2 din po yan. Special po, shawa o abite. Then, yung pinakadulo po ninyo, dapat nakamas or mashta po yan kasi doon nyo po malalaman kung past tense po ba lahat. Okay? Kaya, yung po is asagohan o tabemas. Mas ang dulo ko, ibig sabihin, lahat ng nakate, yan po ay mas form. Okay? Sabihin nyo, nang ginawa ko, gumising ng alas 7, naligo at kumain. Okay? Sunod-sunod po siya. Pero kahit naman po hindi ganun na kadikit-dikit yung mga action po ninyo, kadikit-dikit yung mga oras na ginawa nyo yung action, okay lang po yun. Depende naman po yan sa tinutukoy po ninyo. Kunwari, tinutukoy po ninyo is yung buong araw ninyo. Ngayon, syempre, yung iba't iba po yung mga action na ginawa po ninyo. Pero dapat, sunod-sunod po yung action po ninyo na ginawa po. Okay? Ang ibig sabihin lang po ng verb must na yan, yan po ay end lang po yan. Okay? Ngayon, meron tayong unang example. So, ganito po yung sentence natin noon. Kino terebi o mimashita. Nihongo o benkyo shimashita. Then, nemashita. Okay? Yan po ang sentence natin noon. Okay? So, kino terebi o mimashita. Okay? Ibig sabihin, kahapon, nanood ng TV. Then, nihongo o benkyo shimashita. Nag-aral ng nihongo. Then, nemashita. Natulog na. Okay? Ngayon, yan po yung mga action po natin kahapon. Kasi kino po yan. Okay? Imbis po na puro mas po yan, okay? Ang gagawin lang po natin, yung pinakadulo lang po, yung gagawin po natin ng mas or mashta. Okay po, bakit nga po kailangan gawin mas or mashta or teimas po yung dulo? Kasi po, dito nyo po malalaman kung yung nakateform po ba, yan po ba is nakapast tense or hindi. Kaya mahalaga po yung pinakadulo ninyo. Okay? Para mas maintindihan po ninyo, gawin po natin siyang teform na. Okay? So, meron tayong kino, terebi o mimashita. Gagawin po natin siyang teform para pag dugtong-dugtongin po yung sentence pong ito. Okay? So, kino, terebi o mimashita. Meron tayong verb dyan na mimashita. Tandaan ninyo, verb lang po ang babaguhin ninyo. So, kino, terebi o mimashita. Ano po ba ang teform ng mimashita? Mimashita po ay group 2. Sayan po is magiging kino, terebi o mite. Okay, mimashita, mimas. Pag ginawang teform yan is magiging mite. So ngayon, nihongo o benkyo shimashita. Nihongo o benkyo shimashita. Gagawin din po natin teform yan. So yan po is magiging
Okay? Nihongo o benkyo shite. Okay, naka-teleform po ulit yan. Nihongo o benkyo shite. Ngayon, yung pinakadulo, hindi nyo na po siya kailangan gawing teleform kasi wala na naman po siyang kasunod na verb. Okay? Ang gagawin nyo lang po kapag yung pinakadulong verb, yan po is as is po siya. Okay po, ibig sabihin po niyan, hindi nyo na po siya gagawing teleform. Kasi diba yung dulo nga po, yung mag-i-indicate kung ano po ba yung tense po nung mga naka-teleform po ninyo. Kung ni Mashta po yan, yan po is... Nimashta pa din po. Ibig sabihin, kung nakamashta to, lahat po ng naka-teform na to, yan po is mashta. Ibig sabihin, tapos na po yan. Okay? So, yung sentence po natin kanina na naka, kino terebi o mimashta, nihongo o benkyo shimashta, nimashta, naging ganto na po. Kino terebi o mite, nihongo o benkyo shite, nimashta. Kino terebi o mite, nihongo o benkyo shite, nimashita. Okay? Ganun na po ang naging sentence po ninyo. Pero same meaning lang din po yan. Okay po? So, kino terebi o mite nihongo benkyo shite nimashita. Ang ibig sabihin po nito ay so, kahapon, nanood ng TV, nag-aral ng Japanese at natulog. Kahapon, nanood ng TV, nag-aral ng Japanese at natulog. Okay? So, yun po yung ginawa niya kahapon. Okay? Ginamit po niya yung te, verb te, saka po verb mas. Okay po? Tandaan po ninyo, mahalaga po yung dulo kasi dyan nyo po malalaman kung ano po yung tense po ng mga nasa teform po ninyo. Okay po. Next po. Ito po is kanji ng ashta. Ito po is kanji ng ikimas na to go. Okay po. So, ashta, moru. Moru is small. Okay? Ashta, moru e ikimas. Tomodachi ni aimas. Okay? Ashta, moru e ikimas. Tomodachi ni aimas. Okay po. Ngayon, nagkaroon lang po tayo dito ng dalawang verb. Meron tayo ikimas, then tomodachi ni aimas. Okay? Ngayon, ibig sabihin po ng ashta moro e ikimas is bukas pupunta sa mall. Tomodachi ni aimas, yan po is makikipagkita sa kaibigan. Okay po tayo doon. Ngayon, sensei, kapag po ba ganyan, pag verb te, dapat po ba tatlo? Kasi tatlo po yung nilagay po ninyo, hindi po. Pwede po siyang madami din, pwede siyang dalawa lang din, pero hindi siya pwede maging isa. Okay po? So yan po is ibig sabihin, pwede siyang dalawa pataas po yan. Kaya lang po, sometimes kapag sobrang daming te, kunwari is tabe te, non de, te, puro te, hindi na rin po maganda yon. Kaya as much as possible, pwede siya sa 2 hanggang 4 na verbs lang yung gagamitin nyo, okay na po yon. Okay po, para mas maganda po yung sentence po ninyo. Mas maganda nga po, tatlo lang po. Ibig sabihin, hahatiin nyo sa tatlo. Kung meron kayong limang verbs, meron kang tatlo at saka dalawa. Okay, pero pwede naman po siyang lima din po. Isang buong puro limang puro te. Kaya lang nga po, kung ako po yung nakikinig, napakahirap naman po sa Japanese na parang ipapakinggan na puro te. To, ganun po yun. Okay po, ngayon. So, meron tayong nihon, ashta, moro e ikimas. Okay po, ngayon. Meron tayong dalawang verb po dito. Okay? Pagsasamahin po natin sila. Ito po yung pattern po sa lesson 16 which is yung verb te, saka verb mas. Okay po? Ngayon, paano po yung mangyayari? Una po, meron tayong ikimas dito. Okay? Ano po ba ang teform ng ikimas? Okay? So, ang teform po ng ikimas ay, tingnan po natin. Ashta, moro e itte, itte. Sensei, kipu naman yan. Nasa kanta po yan. Okay, ikimas, itte.
Ate. Okay po tayo doon. Tandaan po ninyo at huwag na huwag niyo pong kakalimutan na ang ikimas po, yan po ay itte. Okay po. Next po, tomodachi ni aimas. Tomodachi ni aimas. Ngayon, anong gagawin natin dito sa aimas? Gagawin po bang te-form or hindi? Okay? Siyempre, hindi nyo na po siya gagawing te-form kasi siya na po yung pinakadulong verb eh. Okay po? Kasi kapag ginawa nyo pa pong te-form yan, ano po malalaman? Para natin malalaman kung nakamas form po or hindi. Diba po? So, yan po is magiging ganito. Tomodachi ni aimasu. Okay po, mas pa din po yan kasi yan na po yung pinakadulong verb natin. So yung sentence po natin is magiging ganito. Ashita moru e ikimasu. Tomodachi ni aimasu. Magiging ganito na po siya. Ashita moru e itte tomodachi ni aimasu. Ashita moru e itte tomodachi ni aimasu. Okay, ngayon, sensei, paano po kaya kung sakaling gusto kong baliktarin, mas uunahin ko yung tomodachi ni aimasu. So, magiging tomodachi ni ate, ashita moru e ikimasu. Okay, hindi po siya. Kagaya ng sinabi ko, kapag gagamit ka ng itte, okay po, dapat po yung action na lalagay po ninyo, dapat in order po siya or kapag kakasunod-sunod po siya. Ano po bang mas nauna? Mas nauna po ba yung makikipagkita or yung pupunta sa mall? Okay po. Kung mas mauuna yung makikipagkita mo, sa date itte muna po. Pero kung mas mauuna yung pakikipagkita mo, yan is ay mas muna yung mauuna. Pero pag mas mauuna yung pagpunta mo sa mall, tama po yung ganito. Okay po. Kaya dapat nga po, magkakasunod po yung action po ninyo. Okay po. So, ashita moru e itte tomodachi ni aimasu. Ang ibig sabihin po nito ay bukas pupunta ng mall at makikipagkita sa kaibigan. Bukas pupunta ng mall at makikipagkita sa kaibigan. Okay po. Ngayon, next po. Ototoy, tomodachi ni aimashita. Eiga o mimashita. Shokuji shimashita. Okay po. Ototoy, tomodachi ni aimashita. Eiga o mimashita. Shokuji shimashita. Okay? So, totoy po yan. Yan po yung nangyari noong isang araw. Okay po. So, meron tayong tomodachi ni aimashita, eiga o mimashita. Then, yung pinakadulo is shokuji shimashita. Okay? Ngayon, syempre, may mga verb na naman po tayo. Then, pagsasama-samahin po natin kasi sa isang timeline lang naman po nangyari yan, which is yung ototoy or noong isang araw. Okay po. So, ototoy, tomodachi ni aimashita, eiga o mimashita, shokuji shimashita. Gagawin natin te-form muna, paisa-isa po. So, meron tayo, ototoy, tomodachi ni aimashita. Gagawin natin te-form. Muna po ba ang te-form ng aimashita? Yan po is magiging okay? Ototoy tomodachi ni ate aimashita. Te-form is ate. So, eiga o mimashita. Gagawin te-form kasi meron pang kasunod na verb. So, eiga o mimashita. Yan po is magiging so, eiga o mite. Eiga o mite. Ngayon, ang pinakadulong verb is shokuji shimashita. Hindi na gagawing te-form kasi wala naman pong katabi pa pong na verb. Okay po. So, shokuji shimashita, yan po is magiging
Shokuji shimashita pa din po kasi kailangan natin malaman kung yung po bang sentence natin is naka-past tense po or hindi. So, shokuji shimashita. So, yung sentence po kanina na ototoy tomodachi ni aimashita, ega o mimashita, shokuji shimashita, ginawa na po natin isang sentence po na magkakasama lahat ng verb. Yan po is naging ototoy tomodachi ni ate, ega o mite, shokuji shimashita. Ototoy tomodachi ni ate, eiga o mite, shokuji shimashita. Ang ibig sabihin po nito ay, so, noong isang araw, nakipagkita sa kaibigan, nanood ng movie at kumain. Noong isang araw, nakipagkita sa kaibigan, nanood ng movie at kumain. Okay? So, yan po ang gamit po ng verb te, verb mas. Okay? So, tatandaan po ninyo, yung verb te, verb mas po kapag gagamitin po ninyo, dapat yung action po na ginawa ninyo isunod-sunod po. Pero hindi naman po kailangan na ganun kadetalyado na para huminga ako, tinignan ko yung kamay ko. Hindi naman po ganun. Okay po. Tandaan po ninyo, ang verb te, verb mas dapat po yan ay sunod-sunod. Ngayon, halimbawa, sasabihin natin, bukas po ay kakain sa restaurant. Kakain sa restaurant, tapos uuwi. Okay na, uuwi sa bahay. Kakain sa restaurant at uuwi sa bahay. So, ganito po siya. Ashita, resotorante, shokujishite, uchi e kaerimasu. Ashita, restorante, shokujishite, uchi e kaerimasu. Okay po, ganun po yun. Ngayon, paano po sasabihin na lalabas ng kwarto at kukuha ng tubig? Lalabas ng kwarto at kukuha ng tubig. Ano po ba yung lalabas? So, yan po is demas. Lalabas ng kwarto. So, yan po is heya o demas. Then, yung kukuha ng tubig. Yan po is mizu o torimas. So, yung sentence po natin is magiging ganito. Heya o demas muna. May katabi siyang verb pa din. So, pwede siyang gawin nating te kasi sa isang time na lang naman po nangyari yan. So, ganito po siya. Heya o dete mizu o torimas. Heya o dete mizu o torimasu. Okay? Kung tutuusin po, hindi naman po siya ganun kakomplikado. Okay po? Kasi yung mga particle po ninyo, same pa din po siya. Okay? Ang kailangan nyo lang tandaan po dito, yung pinakadulo is pinakamahalaga po yan kasi dyan nyo po malalaman kung ano pong tense po ng verb po ninyo. Okay po? Tandaan po ninyo, verb te, verb mas, yan po yung end po para po sa mga verb po natin. Okay, ang kailangan nyo ng tandaan, dapat din po yan po is magkakasunod po kung ilalagay po ninyo sa isang sentence. Next naman po ay susubukan po natin sumagot po ng verb te, verb mas po sa simpleng tanong lang po. Okay po, ibig sabihin yung mga tanong po ninyo noon na pwede pong sagutin po ng verb te, verb mas. Okay po. Ngayon, meron tayong unang tanong. Nakalagay, kesa, nani o shimashita ka? Kesa, nani o shimashita ka? Okay po. So, kesa, nani o shimashita ka? Ibig sabihin po nito ay, okay. Kaninang umaga, ano ang ginawa mo? Kaninang umaga, ano ang ginawa mo? Okay, ngayon, naglagay po ko ng kesa, rokuji ni okimasu, shawa o abimasu, then supa e kaimono ni ikimasu. Okay po, so kesa, rokuji ni okimasu. Gagawin po natin silang te form po. So kesa, rokuji ni okimasu, yan po is magiging ganito.
So, kesa rokoji ni okite, shawa o abimasu. Shawa o abimasu, yan po is magiging shawa o abite. Ngayon, so pa e kaimono ni ikimasu, siya na po yung pinakadulong verb po. Ito pong kaimono is naka-purpose of going po yan. So, siya po is magiging okay, so pa e kai mono ni ikimashita. Ginawa ko pong mashita kasi gawa po yan ng kesa. Okay po, di ba? Kesa yun po is kaninang umaga. Okay po, so kesa rokuji ni okimashita, shawa o abimasu. So pa e kai mono ni ikimashita, yung sentence po natin is magiging ganito. Kesa rokuji ni okite, shawa o abite. So pa e kai mono ni ikimashita. Okay po, kesa rokuji ni okite, shawa o abite. Pae kaimono ni ikimashita. Ang ibig sabihin po is, kesa kalinang umaga gumising ng alas 6, naligo or nag-shower, so pae kaimono ni ikimashita, tumunta sa supermarket para mag-shopping. Okay po. So, ganun po yan. Pwede pong gamitin yan kahit po anong tanong po natin. Yung mga verb te, saka po verb mas. Okay, ngayon, ito po yung pangalawang tanong ko. Okay po. Mostly, dito siya sinasagot talaga, yung te. Okay po, ito po siya sa tanong po na do yate. Sabihin niyan po is papaano. Siyempre, di ba po tinanong ka kung papaano, siyempre, mahirap po yan kasi kailangan mong sabihin yung pinaka sunod-sunod po ng mga pangyayari po. Okay? Paano buksan? Unang-una, ikot po muna. Di ba may mga ganun po tayong instances? Okay po. Kaya pag may mga ganun po tayong mga pangyayari, ibig sabihin po, dapat gumamit ka ng verb te po. Okay po. Ngayon, meron tayong inakakara maniramade doyate ikimasu ka. Inakakara maniramade doyate ikimasu ka. Okay. So, ang ibig sabihin po ng doyate is how or papaano po. Okay po. So, inakakara maniramade doyate ikimasu ka. Ang ibig sabihin po nito ay okay? Paano pumunta sa Manila mula sa inyong probinsya or sa inyong lugar po? Okay po, paano pumunta sa Manila mula sa inyo? Okay, ngayon, ito po yung tanong ko sa inyo. Gusto ko po, try nyo pong sagutan yan ng sa inyo. Okay po, try nyo pong sagutan. Ngayon, kung magkasagot po kayo, i-comment nyo lang po or itanong nyo po sa akin personally kung tama po ba yung pagkakagawa po ninyo ng sentence. Okay, ganito po yung sa amin. Dito po ako sa Batangas. So, ang unang-unang gagawin is baso noriba de baso ni norimas. Baso noriba, yan po is bus station. So, baso noriba de baso ni norimas. Unang gagawin is norimas. Baso ni norimas. Next po is pasay de orimas. Orimas, bababa. Okay? So, baso kara densya ni norikaimas. Okay? Mag-change vehicle po tayo from bus to densya or train. Okay? Then, Manila de orimas, bababa sa Maynila. Okay po. So, yung sentence po natin is ganito po sa isang buo. Baso noriba de baso ni norimas, pasay de orimas, baso kara densya ni norikaimas, Manila de orimas. Okay, ngayon, syempre, mahaba po yan. Ang gagawin po natin, syempre, yung te form po, dun po natin siya ilalagay po sa mga sentence po natin, sa mga may verb po tayo. Lalagyan po natin ng te-form kasi po sunod-sunod po na mangyayari po yan. Okay po? So, baso noriba de baso ni norimas. Gagawin natin te-form. Norimas, yan po is magiging baso noriba de baso ni notte. Okay po? Pasay de orimas. Okay po? Orimas, group to po yan. Special po yan. So, yan po is pasay de orite. Okay po. Next po is baso kara densya ni norikaimasu. Kaimasu po yan. So, yan po is group 2 kasi esang po yan.
gagawin pa rin pang-terform? Opo, kasi meron pa tayo pong verb sa dulo. So, yan po is magiging okay? Baso kara de siya ni norikaite manira de. So, yan po is orimas. Mas po, yan po yung pinakadulo. Okay po. So, ang sentence po natin is naging ganito. Baso nariba de, baso ni notte, pasay de orite, baso kara densya ni norekaite, manira de orimas. Ibig sabihin, ang gagawin po natin is ito. Sasakay muna ng bus sa bus station, then bababa sa Pasay. Then sa Pasay, from bus, mag-change ka po ng train or mag-change ka ng vehicle. Sa train po tayo. Then, manira de orimas. Then, bababa ka na po sa Maynila. Okay? Ganun po yan. Okay. Sometimes po, kapag naman po mga ganyan po, kunwari, simula sa inyo, paano papunta ngayon? Siyempre, meron pong mga iba't ibang klase ng biyahe. Okay po. Halimbawa, sasabihin natin is yung bus na papunta ng Alabang. Okay po. Or papunta ng Pampanga. Okay? Pwede mo sabihin na Pampanga no baso. Okay? Pampanga no baso e it. Pampanga no baso ni notte. Okay po, sabihin, sasakay ka ng bus na papunta ng Pampanga. Ganun po yan. Okay po, para hindi po kayo malito kung sakaling tatanungin po kayo ng doyate. Simula sa inyo hanggang sa Maynila po. Okay po, ngayon, isa pa, meron pa ako isang tanong sa inyo. Okay, ang tanong ko sa inyo is, Neru maeni, nani o shite imaska? Neru maeni, ibig sabihin po, dictionary form na merong maeni, ang ibig sabihin po is bago matulog. Neru is nemaso. Neru maeni, nani o shite imaska? Neru maeni, nani o shite imaska? Ibig sabihin, bago matulog, ano ang ginagawa mo? Okay? Bago matulog, ano ang ginagawa mo? Okay po. Ngayon, ako po yung sasagot muna para sa sarili ko. So, ganito po yung ginagawa ko bago matulog. Okay po. Neru maini or bago matulog. Okay po. Ha o migaite. Ha o migaite. Ha. Di ba meron po kayong ngipin dyan? Okay? Ha o. Ha o migakimas. Yan po is magtututbrush po. Okay. So, ha o migaite. Ginawa kong term kasi kiite. Di ba po yan? So, ha o migaite. Then, ang gagawin ko po is kau o arate. Arate, galing po yan sa araymas, yung maghuhugas po. So, kau is mukha. So, kau o arate. Then, oi norishimas. Oi norishimas, yan naman po is to pray. Okay po. So, oi nori o shite nemas. Okay po. So, ang ginagawa ko ulit. So, ha o migaite, kau o arate, oi nori o shite, then nemas. Okay po, kayo, paano po ba ang ginagawa po ninyo? Siyempre, kailangan nyo pong gumamit po dito ng verb te, saka verb mas. So, dalawa po yung tanong ko sa inyo. Inakakara, maniramade, doyate, ikimaska, at pangalawa, nerumaini, or bago matulog, nani o shite, imaska, kailangan sagutin po ninyo. Yan, comment po ninyo or sabihin nyo po, tanong nyo po sa akin personally kung tama po ba ang pagkakagawa ko po ng sentence. Ulitin ko po, yung verb te, verb mas pong yan, as much as possible, mas kakaunti lang yung te, hindi siya abot ng mga pito pang te. Okay po, pwede naman kayong mag verb te, verb mas, tas verb te, verb mas ulit, okay lang po yun. Okay, syempre putulin nyo naman muna po. Okay po, pwede rin gumamit ng sorekara. Yung sorekara na ibig sabihin after that or pagkatapos, pwede rin po kayo gumamit nun. Halimbawa, sasabihin po natin, eto, restaurant de shokujiste, sorekara, tenisu o shimashita, okay lang din po yun. After ng verb te, sorekara, then shimashita, okay lang din po yung gamitin po. Okay po, pwede po siyang verb te, meron kayong sorekara, okay lang din po yun. Basta tandaan po ninyo, ang mahalaga po is dapat po, sunod-sunod po ninyo, gagawin po yung action po. Ang next pattern po natin ay verb te plus kara, okay? Or verb te kara, verb te form, nilalagyan nyo lang po ng kara, okay? Verb te kara, ang ibig sabihin po is after
doing the verb or pagkatapos gawin ang verb. Okay? Halimbawa, meron kayong tabemas. Ang teleform ng tabemas ay tabete. Lagyan nyo lang ng kara. So, tabemas yan is kakain. Kapag nilagyan nyo na, pag ginawa nyong teleform tabete plus kara, magiging tabete kara. So, ibig sabihin na po nun is pagkakain or pagkatapos kumain. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. Halimbawa, meron ka nomimas. Nonde kara. Nonde kara. Ibig sabihin is pagkainom or pagkatapos uminom. Okay po? Yun po ang ibig sabihin ng verb te kara. Okay po? So ngayon po, pagdudugtungin po natin yung sentence natin gamit po yung verb te kara. Okay? Meron po tayong unang example. Hirugohan o tabemas. Sukoshi yasumimas. Hirugohan o tabemas. Sukoshi yasumimas. Okay? So hirugohan o tabemas, ang ibig sabihin po ng hirugohan o tabemas ay kakain ng lunch. Then, sukoshi yasumimas, yan po is magpapahinga ng konti. Okay po. Ngayon, pagdudugtungin po or yung unang verb po natin, gagawin nating teleform at lalagyan natin ng kara. Okay po. So, magiging ganito po siya. So, hirugohan o tabete kara, sukoshi yasumimas. So, hirugohan o tabete kara, sukoshi yasumimas. Okay? Nagkaroon po tayo dito ngayon ng tabete kara. Diba? Verb te form, lalagyan nyo ng kara. Okay? Kung kanina tabemas na ang ibig sabihin is kakain, iba na po siya kapag te kara po siya. So, hirugohan o tabete kara, sukoshi yasumimas. Tabete kara, ang ibig sabihin po niyan is pagkakain. Pagkakain ng tanghalian or pagkatapos kumain ng tanghalian, yun po ang ibig sabihin po niyan. Okay po. So, hirugohan o tabete kara, sukoshi yasumimas, ang ibig sabihin po niyan is so, pagkakain ng lunch, magpapahinga ng konti. Pagkakain ng lunch, magpapahinga ng konti. Okay po. So, nakita nyo po ang kaibahan po kapag nakamas at naka-verb tekara. Okay? Verb tekara, ibig sabihin is pagkatapos gawin ang verb. Okay po. Ngayon, next example, tingnan nyo po to. Kau o araimashita, nemashita. Okay? Kau o araimashita, nemashita. Ang ibig sabihin ng kau o araimashita ay naghugas na or naghilamos ng muka. Okay? Nemashita, natulog. Ngayon, sa pagsasamahin natin, gamit po ang te kara. Okay? So, araimashita, gagawin po nating te form at lalagyan natin ng kara. So, yung sentence po natin is magiging ganito. So, kau o aratte kara nemashita. Kau o aratte kara nemashita. Okay? So, meron po tayong kau o aratte kara. Okay? Kung kanina meron tayong araimashita, meron na tayong aratte kara dito. So, kau o aratte kara nemashita, ang ibig sabihin po nito ay so,
pagkahilamos ng muka, natulog. Pagkahilamos ng muka, natulog. Pwede rin pong pagkatapos maghilamos ng muka, natulog. Pwede rin pong ganun. Ibig sabihin lang po niyan, after mong gawin to, ginawa mo yung susunod na verb mo. Yun po ang ibig sabihin ng verb te kara. Okay po. Next po. Basu o orimas. Uchimade gohun. Kanji po to ng minuto. Okay, so gohun gurai arukimas. Okay po. Basu o orimas. Uchimade gohun gurai arukimas. So meron tayo dito orimas saka arukimas. Ngayon, pagdudugtungin po natin gamit po yung verb tekara. So yung sentence po natin is magiging ganito. So, basu o orite kara uchi made gohun gurai arukimasu. Basu o orite kara uchi made gohun gurai arukimasu. Okay po. Ngayon, kung kanina orimas lang, naging orite kara na po siya. Okay po. Then, basu orite kara uchi made gohun gurai arukimasu. Ang ibig sabihin po nito ay... So, pagkababa ng bus, maglalakad ng mga 5 minutes hanggang bahay. Pagkababa ng bus, maglalakad ng mga 5 minutes hanggang bahay. Okay po. Ngayon, next po. Kougi ga owarimasu. Uchi e kaerimasu. Kougi ga owarimasu. Uchi e kaerimasu. So, meron tayong owarimasu. Gagawin nating te-form at talagyan natin ng kara. So, kougi ga owarimasu. Uchi e kaerimasu. Magiging ganito po siya. So, kougi ga owatte kara uchi e kaerimasu. Kougi ga owatte kara uchi e kaerimasu. Okay? So, ang ibig sabihin naman po nito is, pagkatapos ng lecture, uuwi ng bahay. Pagkatapos ng lecture, uuwi ng bahay. Okay po? Ngayon, sometimes po, yung tekara, ginagamit po siya as oras. Okay po. Halimbawa, sasabihin sa'yo, nanji ni kaerimasu ka? Nanji ni kaerimasu ka? Ibig sabihin, anong oras ka uuwi? Okay po. Ngayon, imbis na sabihin mo po yung oras, ang sasabihin mo po is ganito, kougi ga owatte kara uchi e kaerimasu. Ibig sabihin, pagkatapos ng lecture, uuwi ako ng bahay. Okay po. Ngayon, halimbawa, sasabihin mo naman po, pagkatapos ng trabaho, uuwi ng bahay. So, shigoto ga owatte kara uchi e kaerimasu. Okay? Pwede rin pong gamitin yung te karang yan as oras. Okay po? Kung tatanungin po kayo, kunwari po, itsu. Okay? Okay. Kino, nanji ni nemashita ka? Kino, nanji ni nemashita ka? Okay. Kahapon, anong oras ka natulog? Okay po. Pwede mong sabihin na pagkatapos manood ng movie or pagkapanood ng movie or pagkanood ng movie, pagkatapos manood ng movie or pagkatapos manood ng movie, ganito po siya. So, eiga o mite kara nemashita.
Egao mitekara nimashita. Ibig sabihin po, ginawa mo yung pagtulog, hindi naman po oras yung sinabi mo, pero ginawa mo yung pagtulog pagkatapos mo pong matapos ng movie. Ngayon, maiintindihan na po ng kausap ninyo kahit hindi po oras. Okay po, tandaan po ninyo, pag po yan is tekara, pwede rin po siya gamitin as oras. Okay po, syempre, mas maganda rin po pag tinanong kayo na nanjini tabi maska, as much as possible, mas maganda po na oras ang sabihin po ninyo. Pero halimbawa, gagawin mo yung action po nun, o ginawa mo yung action, o gagawin mo yung action after mo gawin to, pwede nyo pong gamitin yung tekara pong yan. Okay, so tandaan po ninyo, ang verb tekara po, ang ibig sabihin po niyan is after doing the verb or pagkatapos gawin ang verb. Okay po, pagkatapos gawin ang verb. Okay po, tandaan po ninyo, verb tekara, yan po is after doing the verb. Ang kailangan ninyo is verb teform, lalagyan nyo lang po ng kara, then lalagyan nyo ng kasunod na verb. Okay, hindi pwedeng verb tekara, tapos na po doon. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po, meron siya kasunod. Kasi nga po, pagkatapos gawin ang verb. Okay po, hindi rin po siya yung tipong, ay, since bakit po ganun, eh, meron na po kaming kara dati na because, yun po is maskara. Hindi po siya yung, tekara. Kapag tekara, after doing the verb. Pero pag maskara or deskara, yan po is yung because or dahil. Okay po? Yun po ang tatandaan po ninyo.